geil? Magandang gabi, Mayor. Ma'am. Kamusta ka? Kamusta yung mami mo? Okay naman siya. Kaya mo ba siya pinuntahan dahil dun sa article? Gusto mo ba tanungin si Mayor? Pwede mo siyang tanungin. Di ba ho, Mayor? Hindi na kailangan. Nakausap ko na si Ma'am. Sabi niya, hindi daw totoo yung mga allegations. And I believe her. Ted. Your father was a good man. Malaki siyang kawalan dito sa Sidero. Thank you, Mayor. Paano, mauna na ako. Marami pa ako na yung trabaho eh. Kinumusta ko lang ako si Rika. Napadaan lang. Ganun ba? Sige. Ingat ka, ha? Naihatid ko lang po, Mayor. Mauna na rin ako. Sandali. Ang dami na kasing nangyayari sa atin. Hindi man lang kita nakamusta. Tama si Rika. Alam kong hindi madali ang lahat ng ito para sa'yo. Hindi ko na nga alam kung ito pa rin ang gusto ko gawin. Ang politika. Sigurado ka okay ka na? Ayaw mo na kausapin si Mayor? Wala ka na bang itatanong? Ayaw na ni Ma'am na balikan ko yan. Dahil kasi doon nasira si Dad. At ayaw niyang matulad ako sa kanya. Pagkatapos din ang nangyari sa pamilya namin, ngayon na lang ulit bumabalik at tumatahimik yung buhay namin. Lalo na si Mom. At ayoko masira yan para sa kanya. Alam ko. Naiintindihan ko. Pero kung kailangan mo lang ng kausap, nandito lang ako. Simula na magkakilala tayo, wala ka ng ibang bukang bibig kundi yan. Dahil yun lang din ang alam ko. Dahil sa politika, ako pinalaki ni Papa. Don't get me wrong, I'm proud. I did good. A lot of good. Pero minsan, tinatanong ko sa sarili ko, if all of it was worth it. Compared sa nawala sa akin. Ito na yung buhay na mga pinili natin ngayon. Alam ko. Pero hindi ko pa rin maiwasang pagsisihan. Mga ibang bagay. Ikaw ba?
ka ba talagang pinagsisisihan? Kahit konti man lang, Carla. Sorry nga pala. Hindi kita nasamahan kanina. I should have been there for you. Okay lang. Hindi ko rin naman in-expect na mangyayari yun. Nagulat din ako na dumating si Ella. Ano na mangyayari bukas? May mga plano para makakuha ng suporta. Para mas ma-pressure yung Piskal at yung Justice Department. Just tell me how I can help. Okay? Sarap pala sa pakiramdam na after ng araw ko, andyan ka, may malalapitan ako, may mapagsasabihan ako na nangyari sa akin. Ganito siguro yung pakiramdam ni nanay dahil andyan si tatay. Mahal kita, Rika, ha? Kahit anong mangyari. Are you all right? I am done with Troy. Hindi na siya makakabalik sa pamilya. Once we're finished with him, he will be on his knees. Lahat mawawala sa kanya. Sweetheart. Ba't wala ka sa press con kahapon? I was there. Nakita ko si Ella with Rika. Oh. Bakit hindi ka lumapit? I didn't feel comfortable. Sweetheart, hindi ka pa rin ba naniniwala kay Rika? Even after Ella's statement. Can we not talk about this, Dad? Like I said, I'm just not comfortable talking about it. I have to go. Why are you even reading that? This just happened last year, right? But this is just one case. Marami pang iba. Ginalyn and Dave Lunasco. Joseph Laurena. B-Boy Dalaroso. Do you want me to go on? May I remind you na lahat sila kinalaban si Papa. At lahat sila either dead or disappeared. Now, no one could really point fingers at Papa. But of course, everyone knew. So now you tell me, what if bukas makalawa, ikaw na yung makita ko sa balita? Discarded just like this.
Do you really think Papa will do that to me? Troy, don't be naive. Ikaw nagsabi sa akin that he can do anything and that he is capable of doing anything. At kung si Bobby nagawa niyang pabayaan, what more ikaw? Alam mo, you can think whatever you wanna think about me. But I do care for you. Why do you think I stayed this long? Even after all the endless fights, the cheating, the Cold War. And even if you wanna destroy our lives, andito pa rin ako. It's because I care. And I've always cared. So now, I need you to tell me na hindi ka magiging katulad nila. Na hindi ako magigising isang araw tapos wala ka na doon. Kasi hindi ko kaya. Please promise me na hindi mauuwi sa wala lahat ng tiniis ko dahil marami akong tiniis, Troy. At marami pa rin akong tinitiis hanggang ngayon. You don't have to do this anymore. Hindi mo na kailangan magtiis. Kung ito talaga ang gusto mong gawin, then Andre, I am letting you go. What? You're right. Ang dami mo na sinakripisyo para sa akin. Para sa atin. And it is unfair for me to ask na kampihan mo ko sa laban na ito with Papa. You don't deserve this. In fact, you deserve more. You deserve a husband who can give you everything you want. You deserve a husband who can give you the one thing that you've been asking from me all these years. You deserve to be happy. You deserve to be loved. And I am sorry that I was not able to give you all those things all these years. I'm sorry. Sa lahat ng pasakit na ibinigay ko sa'yo. Cellphone. Oh, wait lang. Dali. Wait lang. Oh. Tsaka yung ring light na pinapakuha ko sa'yo, nasan na? Si ate ba tapos na maligo? Ito na nga. Kukunin na nga eh. Kala mo, di ako naghahanda para pumasok din eh. Si ate na CR pa. Nico, i-remind mo si ate ha. Kailangan ng konting makeup dun para hindi naman siya magmukhang maputla on cam. Hey, pero shh, ate. Nico. Nak, yan ba talaga lahat ng yan ay kailangan natin?
Opo, Nay. May iba't ibang setting po kasi talaga. Depende sa kung anong emotion ang gusto nating i-evoke. At dahil siyempre gusto nating ipakita na seryoso si na ate sa sasabihin nila, kailangan maliwanag at maaliwalas yung paligid para ang highlight, si na ate. Ganun pala yun, no? Kala ko kasi parang yung sa online selling ko lang, yung nilagay mo lang ilaw, camera, tapos-tapos na. Anak, alam ko, hindi ko madalas masabi sa'yo. Pero gusto ko alam mo na proud ako sa'yo. Proud ako sa'yo, anak. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa ate mo. Proud kayo sa'kin, Nay. Lagi, lagi. Hindi lang nasasabi ni Nanay palagi, pero lagi, lagi. Pero yun mo, ikaw ang eksperto dito. Ikaw ang may alam. Kaya sa'yo kami makikinig. Eh, wala naman kami alam dito, di ba? Salamat kasi kahit marami kang kailangan gawin para sa sarili mo, inuuna mo pa rin kami. Proud na proud ako. Di ba? Tarap! Nay, sa akin hindi ka proud? Assistant kaya ako ni ate kanina. Kahit late na nga ako pumasok, sinunod ko pa rin utos niya. Ikaw, alam mo, gusto lang makisali sa yakapan ay nanumbat ka pa. Siyempre, proud! Alam mo ba, ikaw ang bunso namin na laging nagpapangiti kay nanay at kay tatay. Kaya proud na proud, di ba? Pwede ka na nga, sumali ka na, ikaw talaga. Baka naman pwede akong sumali dyan. Ano nga dito, Tay? I'm sure nabayaran yan para pagbintangan si Consi. Hoy, Rika Sikat. Gusto mo talaga lagi kang sikat, no? Grabe galit mo kay Jigs. Nag-bit-bit ka pa ng mga kakampi. Halata namang mga bitter lang kayo. Man-haters! Ang mga sinungaling talaga may convention. Umalis nga kayo dito sa Sidero. Sa ibang lugar na lang kayo magkalat. Looks like some people are still on my side. Kadiri? Rapist? Dapat sa'yo makulong! Animal ka! Hindi talaga nasusukat ang kabutihan ng loob sa kagwapuan. Maputi lang, di naman gwapo, rapist pa. Ew. Dear young men everywhere, don't be a rapist like Jigs Ramones. Marami mga taga-Sidero na nagde-defend sa akin dahil kilala nila ako. Pero kinakabahan ako na baka sometime soon ma-impluensyahan sila ng opinion ng mga outsider na maniwala sa lies ni Rika at Ella. Wala pa namang desisyon ng fiskal. Don't worry too much. Jigs, I need to talk to you. What's she doing here? She's here for me. Like always. Like the last time she was here? Sorry. I don't think so. Sorry, Tito Bobby. But the last time I was here, sa'yo ako may problema. Not with Jigs. You were abusing my mom. Remember? I need to talk to my son. Alone. Mas okay talaga na meron kayong social media accounts para namomonitor niyo yung sinasabi ng mga tao tungkol sa inyo. And may venue na rin kayo para sagutin yung mga kampo ni Jigs. Anak, hindi ba parang makikita din nila yung mga negatibong komento doon, pati yung mga nambabash, ganun? Opo, Nay. Pero depende pa rin naman yung kinaate kung paano sila magpapa-apekto doon sa mga bashers. Alam naman nating lahat ng totoo. Kaya dead ba na lang sa bashers? Basta sa ngayon,
kailangan makita sila online. Kasi gusto natin kumalat at lumaki ang issue, di ba? At mag-react ang mga tao para ma-pressure ang Justice Department na mag-desisyon na sa appeal ng rape case ni ate. Kinakabahan ka rin ba? Pagkatapos kasi nung nangyari sa akin, dinilit ko lahat ng social media accounts ko. Natakot akong matrace nila ako through my posts. I just wanted to hide from everyone. Gusto ko lang sarilihin yung sakit na nararanasan ko. Ako naman, simula nung kumalat yung video ko online, na-trauma na ako mag-social media. Dahil doon nasira yung buhay ko. Hanggang ngayon, takot ako tumingin online. Pero tama si Bea. Hindi natin dapat tignan na kalaban ang social media. It's up to us kung paano natin siya gagamitin sa advantage natin. Lahat ng takot ay Convi? Ibigay mo kasama One. Nakita mo si Raven? Sir, kanina po lumabas ng dining.